Yes, good afternoon po sa inyo lahat. Si Nel Castillo po ito, ng creator po ako ng www.nelcastillo.com at ito po ay today ay we are going to discuss yung tungkol sa guide. Five steps na guide para sa inyong downline para makapag-duplicate sila. Sineshare ko po itong information na to is para lang po makatulong sa mga networker din na kagaya ko to help their downlines na makapag-duplicate din po sila. So, na-research ko lang po itong mga information na to at sineshare ko po ito ng libre para naman po makatulong din po sa inyo. So, let's start na po tayo. So, yan. 5 steps guide for your downlines to duplicate. Sobrang easy nito at madali itong i-apply. So, tanong, gaano ba kalaki or ano ba ang mangyayari kung may 100 na quality leads or interested prospects every day ang nagtatanong sa mga downlines mo? Gusto mo bang magkaroon ng effective selling machine na gumagawa ng persuasive selling presentation para sa downlines mo? Gusto mo ba na matutunan yun? Here in this presentation po is you will discover how to get lots of quality leads and how to effectively convert them into sales. Ituturo ko sa inyo ang 5 steps guide para sa inyong downline para makapag-duplicate. So, malalaman mo kung paano mag-identify ng quality target market para sa inyong mga downlines prospect. Okay na. How to get them easily to get their attention with this effective marketing strategies. So, bakit mo kailangan matutunan ito ngayon? Is para hindi tayo mapag-iwanan ng mga another effective and modern ways how to do networking. At imagine mo hanggang kailan mo titiisin ang pagiging walang resulta. So, ito ba ay para sa'yo? Kung networker ka, newly joined ka pa lamang or member na, pwede ito sa'yo. Kung online marketer ka, pwede ito sa'yo. At kung entrepreneur ka, pwede rin sa'yo ito. Kung self-employed ka, pwede rin sa ito, magagamit mo rin yung mga tips and mga information na makukuha mo dito at kung agent ka. So, ang story ko is I am an author. Author ako ng paano ba makawala sa rat race and paano ba ang people skills magagamit sa business mo at sa araw-araw na pamumuhay. So, at the end of this presentation is ibibigay ko sa inyo kung paano nyo ma-access itong free book na ginawa ko para sa inyo. So, creator po ako ng website na www.nelcastillo.com. It is 100% free coaching at ma-access nyo dito lahat ng mga information na pwede nyo magamit sa inyong business, sa inyong self-development. So, lagi lang kayong mag-login dito sa website na to at palagi po ako nagbibigay ng mga valuable information na magagamit ninyo. Ako rin po yung nag-create ng The Blessed Masterminds. It is a closed group kung saan pinipili ko lang po yung mga pwedeng maging member ng group na to. At once na naging member kayo ng group na to, kayo na po yung unang-unang makaka-access kung meron po tayo mga bagong information na sigurado magagamit ninyo sa inyong business. At syempre, ako po yung creator ng grupo ng Team Teach and Sponsor kung saan lahat ng member ko dito is doon ko dinidetalye lahat at kino-coach ko talaga sila para naman sila is makuha agad nila yung mga information at magamit agad nila yung mga tools para sa kanilang business. Ito na yung 5 steps. Number 1 is identify your target market. And number 2, the ultimate marketing. And
number 3, get initial commitment. And number 4, convictive offer. And lastly, malalaman mo yung automated follow-up. So step number 1, identify your target market. Pag-usapan muna natin yung problems. If you don't know your target market, you are basically marketing to everyone. And if you are marketing to everyone, you are marketing to no one. So how to identify your target market? Kailangan alamin mo kung anong solusyon ang nagagawa ng offer mo. At ano yung mga problems ng target market ng downlines mo nung sila ay hindi pa gumagamit ng mga products or opportunity. At sino-sino ang mga nakakaranas nito? Bata ba o matanda ba? At sino ba ang target market ng downlines mo? Yung mga kaparehas ng mga interest din nila. So, hindi lahat naman ng downlines mo is pare-pareha sila ng profession. Hindi lahat ng downlines mo is pare-pareha sila ng mga circle of friends. So, kung sino yung ka-same interest din nila, yun yung kanilang mga target market. So, step number 2, you have to know the ultimate marketing. Ultimate marketing, let's start talk about numbers game. Sa business na to, it's all about numbers din naman eh. So, you have to know your number. Kung if you're planning to target or to have a 2 new downlines, I'm just giving you an example. Kung ang effort mo lang is 5% at because of that 5%, magkakaroon ka ng downline na dalawa. So, kung 5% effort yun, so you have to have approach or lead, quality lead, 40 quality leads para magkaroon ka ng dalawang quality downlines. So yan ang pwede mong i-share sa yung mga existing na mga leaders mo na. So they have to know their numbers so that they can track, they can have a goal, end goal in mind. At mapag-aralan nila paano at kailan nila makukuha yan. So, you need to communicate that with all your target market at the right place at the right time. Kung paano, i-share ko sa inyo sa susunod na mga slide na to. So, one technique, one strategy is use the Facebook. Kasi, sa Facebook, there are 41 million Facebook members. So, just imagine kung halimbawa sa 41 million, kung 1.5% lang, ang 0.5% nun is nasa 205,000. Kung lahat ng yun is nag-inquire sa'yo at halimbawa lang is 2% lang ang na-convert mo dun, meron kang 41,000 na new members. At kung halimbawa ang commission mo sa kada isang member is 100, so 4,100 sa 100 na lang kada isa, meron kang 410,000. Kung pesos yung commission mo, 410,000 pesos commission mo, meron ka. So, isa lang pong example yun, but you have to learn the map. Map to profitable Facebook secret strategy. Ano ba tong map? So, tuturo ko sa inyo yung map. So, you have to go to learn, no? Yung map to profitable Facebook secret strategy is destination number 1 is you have to get your target market. Siyempre, unang-unang destination yan. You have to choose your own niche. You have to create your own avatar or avatar ng downline mo. Ano ba yung kanyang perfect avatar? Kung more on into between 30 to 50 years old ang target niya, or ano ba, single mom ba, or mga matataba ba. Kung halimbawa ang iyong product is losing weight market, so you have to target those na mga people who wanted to maintain their sexiness or they have to reduce their weight 5 or 6 kilo. So imagine mo kung ilang libong tao yan
At doon ka ngayon mag-focus. You have to inspire them. You have to teach them how to do it. And ituturo ko sa inyo kung paano mamaya-maya. And then, how to attract your target market. Paano mo sila ma-attract? So, example na to yung drilling machine. If you are selling a drilling machine, instead na i-pitch mo ng i-pitch kung saan gawa ito, ano yung features niya, ano yung benefits niya, is first, dapat you have to share to people how to make or drill a perfect hole sa wall. So, para malaman nila at malaman mo rin, sino ba yung mga taong merong ganong klaseng problem na gusto nga nila is perfect hole. May mga taong ganun eh. Pag nagbubunta sila ng hole, gusto nila perfect hole lang, hindi siya wasak-wasak. So, kung maituturo mo sa kanila yan kung paano, you will get their attention to listen to you. And then, afterwards, saka mo ngayon ibibigay, ipipitch naman, or isesell mo na yung iyong product na drilling machine, which is highly recommended from you. So, parang lumalabas ka na, isa ka na ngayon na consultant instead of a salesman ka na. Okay? So, destination number two, after that, you have to know how to place yourself above marketing competition and gain attraction. For example, napakarami nagbebenta ng mga drilling machines. So, made in Germany pa yung iba. So, how to be above your marketing competition? Okay? So, you have to get their attention. You have to attract them. And then, once na nakita mo na yung target market mo, for example, to gain attention, you must give valuable content. First, you have to give valuable content. So, valuable content meaning solving their problems. So, one of the problem, for example, going back to the drilling machine. So, one of the problem of your market is people need to have a perfect hole. So, for example, merong 2 million na tao na interested sila na, o nga naman, isa sa mga problems ko nga is, I cannot drill or cannot drill a perfect hole. So, mag-gets mo yung attention at nalalaman nila, ganun lang pala ang technique, okay. So, you gain get their attention. So, give first before you take something from them. So, make a sale without being a pushy salesman. Is once na nangyari na yun, so, may nag-inquire na. So, paano kung nag-inquire na sila, anong dapat mo nang gawin? So, you have to ask them guidelines. You have to use the asking guidelines. Step number one, sabihin mo sa kanila, here's what I got. So, pakita mo yung video presentation ng meron ka. And then, step number two, sabihin mo, here's what it will do to you. You ask them, what do you think this offer can do for you? And then step number three, here's what you gonna do next. So, sasabihin mo na sa kanya afterwards kung ano yung gagawing next step niya. So, once you get their attention, you must get their initial commitment. Like, for example, so, you have to offer them something first, valuable, na free. And then, to get their initial commitment, get their emails or their contact numbers. Then, use your capture page or landing page to get all these details if you are using it, if you are marketing online. Okay, so mga offliner, they have to get their mobile number or you have to get their email address para makapag-message sila sa kanila to give more free pa. And then, after that, once na nagkaroon na kayo ng rapport, okay, you have to give the offer, convicting offer mo, by giving your sales video to do the selling for you, which is up and running siya 24 hours a day, 7 days a week. So, yung prospect mo, not most of the time is ready to give their commitment yan eh. So, if you have or you are having 1,000 inquiries and then you cannot give your schedule, paano kung nagkasabay-sabay yung 100 sa isang linggo, is paano naman yung natitirang 900? So, kung nagsabay-sabay yung mga yan, is
wala na, sabog na. Pero if you have something like a video presentation para sa kanila, which can do selling for you, answering all those questions for you, yung mga frequently asked questions, is madali na nilang maintindihan at madali. Ang next step na gagawin nilang nila sa'yo is to tell you that they are ready to be involved or join sa iyong organization. So, how to make your video very persuasive? Step number one, use the pattern interrupt, which is in your intros, kailangan you have to ask questions about sa mga problems nila. Step number two, you have to give the valuable content. So, give value, how to solve their problems, and then step number three, saka mag-pitch. And then, step number four, you have to give them what to do. Yun yung call to action. So, step number five, automated follow-up. So, paano ba yan? How to automate your follow-up? Use autoresponder. So, yung autoresponder, siya yung automatically nagbibigay ng information at nagka-follow-up sila. You can control the sequence, yung mga intervals, kung kailan niya ipapadala sa mga prospects mo. So, yung 1,000 prospects, yung offer mo at yung mga valuable content mo automatically. So, ito na yung, narito na yung magic eh. Which is kahit abalang-abala ka sa pag-discuss sa isa sa mga downlines mo or limang downlines mo, while you are mentoring or coaching your downlines, still, meron pa rin isang machine kung saan nag-i-entertain ng mga inquiries mo. So, tuloy-tuloy pa rin. So, yung time mo is hindi nasasayang lang. At yung downlines mo rin, ganun din. So, wag senior mo sa kanila to is mas lalong mapapadali rin yung kanilang mga goals. So, as I promise, okay, I'm giving you this free bonus download, okay? Click mo yung images or yung link na to, yung paano ba makawala sa rat race at yung paano ba ang people skills magagamit sa business mo at sa araw-araw na pamumuhay. So, yung dalawang niya, pwede mong i-combine yung information niyan para ma-share mo sa yung mga downlines. So, yun lang po. Thank you. At visit po yung i-visit niyo yung website ko na www.nelcasillo.com para mas lalo nyo pang makuha yung ibang mga information na free para sa inyo. I hope na sana makatulong din ako sa inyo sa pag-build ng inyong organization at yung inyong business kahit na ano pang opportunity meron ka. So yun, going back. So to sa studio. So yun po, yun na po ang 5 steps guide for your downlines to duplicate. So, yun lang po at see you po muli sa aking mga susunod na mga video presentation, valuable presentation. So, don't forget to click the link below and comment and also share it to your downlines. Hindi lang, para mayroon din silang mga information na magamit nila at maduplicate na rin at dumami na rin yung organization mo. Yun lang po, Nel Castillo po muli. So, bye-bye po.